Paano ba? Paano hindi maging needy o clingy? Requested by Rosalie Rosales. Shout out to Hannah Kali, Lilibeth Lamsis, and Simply Girl. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Tip number 1. Aminin mo sa sarili mo na clingy ka. Ang unang hakbang upang matigil ang pagiging needy o clingy ay ang pag-amin sa sarili na meron kang ganitong katangian. Kailangan mong malaman at maintindihan na maituturing itong isang problema na kaya mong bigyan ng lunas. Kasunod nito ay ang pagtukoy mo sa pinagmumulan ng pagiging clingy o needy mo. Maaaring ito ay dahil nai-insecure ka sa tuwing hindi kayo magkasama ng kapareha mo. O dahil kung ano-ano ang naiisip mo sa tuwing magkalayo kayo at iba pa. Yung ibang babae kasi, feeling nila wala naman silang problema at hindi naman sila needy o clingy. Malambing lang. Ngunit, kailangan mo munang tanggapin sa sarili mo na baka sumusobra na ang paglalambing mo sa iyong partner to the point na nasasakal na siya. Kailangan maging objective ka at tanungin ang mga kaibigan mo at ang sarili mo kung clingy ka nga ba talaga o sobra-sobra ang pagmamahal mo sa iyong partner na nakakasakal na siya. Tip number 1, aminin mo sa sarili mo na clingy ka. Tip number 2, pag-aralan mong kontrolin ang nararamdaman mo. Maaaring natatakot ka o nakakaramdam ka na iiwanan ka ng kapareha mo kung hindi kayo lagi magkasama. Kasabay ito ng pagkaramdam ng insecurity at pag-aalala na may masamang mangyayari tuwing hindi kayo magkasama. Maaaring makontrol ito sa pamamagitan ng pag-iisip sa mga magagandang bagay sa inyong relasyon sa halip na pagtuunan ng pansin ang mga masasamang bagay. Isipin mo na dalawa kayong nasa relasyon at pareho ninyong gusto na maging masaya ang isa't isa. Palaging pagtuunan ng pansin ang mga positibong bagay na meron kayo. Paminsan kasi, yung nararamdaman nating insecurity ay hindi naman kasalanan ng partner natin. Posibleng ito ay sa dahilang hindi natin mahal ang sarili natin o feeling natin ay hindi tayo worthy para sa ating boyfriend. Baka feeling natin mas gwapo sila sa atin at mas hahabulin ang babae at tayo naman ay hindi natin alam kung bakit tayo ang napili nilang mahalin. Sa ganitong paraan, kung ito ang dahilan ng iyong pagiging clingy o needy, ang takot mo na baka may ibang babaeng magnakaw ng puso niya mula sa'yo, isipin at tandaan na mas malaki ang chance ang lalayo ang loob ng lalaki sa'yo kapag nasasakal siya sa'yo. Kaya tip number 2, napaka-importante na pag-aralan mong kontrolin ang nararamdaman mo, lalo na kung insecurity lang ito at wala namang dahilan o ebidensya na ang boyfriend mo ay nagloloko. Tip number 3, unahin mo ang iyong sarili. Kung palagi mo siyang iniisip, hindi mo namamalayan na lagi mong inuuna ang mga pangangailangan niya kumpara sa pangangailangan mo. Dahil dito, hindi mo na nagagawa ang mga bagay na totoong kinaaaliwan mo dahil palaging gusto mo na magkasama kayo. Nag-aalala ka rin na baka ayawan ka niya kung hindi mo maibigay ang gusto niya. Kailangan mong malaman na hindi dapat sa kanya umiikot ang mundo mo. Mahalaga pa rin na nag-e-enjoy ka sa isang relasyon, ang ginagawa mo ang isang bagay dahil masaya kang gawin ito at hindi dahil sa takot. Siguraduhin mong hindi nasasakripisyo ang iyong kasiyahan dahil lamang sa kanya o sa takot mong mawala siya. Wala pa makakapagpa-inlove palalo sa isang lalaki kesa sa isang babae na marunong maging masaya ng mag-isa. Kasi iisipin niya, napakaswerte ko naman na kapag
Iisa siya, hindi niya ako laging kailangang kasama at nabibigyan niya ako ng espasyo para rin magkaroon ng oras para sa sarili ko. Maliban dyan ay tataas din ang respeto niya sa'yo kung inuuna mo ang iyong sarili paminsan-minsan. Kaya huwag kang masyadong ma-in-love sa iyong partner to the point na nakakalimutan mo ng mahalin ang sarili mo. Dahil hindi mo pwedeng hingin sa kanya ang buong-buong niyang pagmamahal kung mismong ikaw ay hindi mo kayang mahalin ang sarili mo. Tip number 3, matutong unahin ang iyong sarili. Tip number 4, pag-aralan magtiwala sa inyong relasyon. Maaaring may trust issues ka at ito ang pinanggagalingan ng pagiging clingy mo. Mahirap magtiwala sa iyong kapareha, lalo na kung marami kang iniisip ng mga sitwasyon na hindi naman nangyayari. Iniisip mo lagi ang mga what ifs at lalo kang nababahala. Sikapin mong magtiwala sa iyong kapareha. Kung may mangyayari mang hindi maganda, mangyayari iyon. Ngunit hanggang wala pang nangyayari, hindi mo kailangang aksayahin ang panahon mo sa pag-iisip ng mga bagay na negatibo. Huwag nating i-attract yung mga ayaw nating mangyari sa laging paghihinala at pag-iintay na mangyari ito sa atin. Sa halip, isipin natin kung ano yung mga positibo nang sa gayon ay mas maging masaya ang ating pagsasama sa ating partner at mabawasan ang tsansa na mag-isip siyang mangaliwa. Tip number 4, pag-aralan magtiwala sa inyong relasyon. Baka naman kasi mabait ang boyfriend mo ngayon at yung trauma mo ay dahil sa ibang lalaki. Huwag mo siyang parusahan dahil sa ginawa ng ibang lalaki sa'yo. Tip number 5, maghanap ng ibang pagkakaabalahan. Kung ikaw ay maraming bakanting oras, mas malaki ang tsansa na mas magiging clingy ka, lalo na kung ang partner mo naman ang busy. Makatutulong na maghanap ka ng ibang bagay na pagkakaabalahan o kung saan ka maaaring malibang kesa ubusin mo ang oras kakaisip sa kanya at kakahintay na mag-reply siya sa mga mensahe mo. Maaaring kausapin mo mga kaibigan mo upang makagawa ng mga plano para sa mas ikabubuti mo. Huwag mong i-expect ang partner mo na siya ang magbigay sa iyo ng kasiyahan. Oo, dapat pasayahin ka niya, pero dapat kaya mo rin pasayahin ang sarili mo. Hindi nakasalalay sa kanya ang lahat ng bagay sa iyong buhay. Kaya kailangan maghanap ka ng ibang pagkakaabalahan para na rin exciting pa rin ang relationship nyo at never kayo mawawala ng pag-uusapan. Tip number 6, palakasin mo ang iyong self-confidence. Normal lamang na makaramdam ka ng takot tuwing naiisip mo na maaari siyang mawala. Lahat tayo ay gustong maramdaman na secure ang ating relasyon. Ngunit maaaring magdulot ang takot na ito ng pagiging clingy, kaya mahalaga na gumawa ka ng paraan upang mas maging kampante ka sa sarili mo. Alagaan mo ang pisikal at mental na kalusugan mo. Gumawa ka ng mga akbang upang mas maging maayos ka sa trabaho o tumuklas ng mga bagay na makadaragdag sa kaalaman mo. Tip number 6, palakasin mo ang iyong self-confidence. Tip number 7, huwag mong iasa ang lahat sa kanya. Karaniwang naiisip natin na ang ating kapareha ang siyang kukumpleto sa atin. Ang ganitong pag-iisip ay nagdudulot upang mas maging clingy ang isang tao. Ang katotohanan ay hindi dapat ang ating kapareha ang kukumpleto sa ating buhay. Malayo rin naman na maging perpekto sila tulad ng gusto natin. Isipin mo na ang mga kaibigan o kapamilya mo ay makapagbibigay rin ng mga bagay na hinahanap mo. Hindi mo dapat hanapin ang lahat ng ito sa iisang tao lamang dahil napakabigat na responsibilidad ito para sa iyong kapareha at hindi niya ikatutuwa ito. Tip number 7, huwag mong iasa ang lahat sa kanya. Tip number 8, isipin mo at tandaan mo na mahalaga ka. Sigurado may mga katangian ka kaya nagustuhan ka ng partner mo. May mga magaganda kang katangian na bukod tangi at isa ito sa mga dahilan kung bakit kayo magkarelasyon.
kailangan mong malaman na karapat-dapat na mahalin ka at bigyan ng atensyon. Hindi ito mga bagay na kailangan mong hingin. Mahalaga ka at kailangang irespeto mo ang iyong sarili. Tip number 8, isipin at tandaan mo na mahalaga ka. Maraming salamat sa panonood. Shout out to Ms. Geraldine Umalay, our one and only member. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Please like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and also support our business page, facebook.com/TokTokPasigFranchise. Paki-download na rin po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS12504952. Makakamura na kayo sa delivery fees, makakatulong pa kayo sa ating channel. Huwag kalilimutan, find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get your free shipping voucher and 100 pesos off on your first order when you click the link in our video description box. Ganun din ang Xiaomi. Makakakuha po kayo ng mura at magagandang gamit mula sa link in our video description box that will lead you to the Xiaomi Official Store Global. Maraming salamat sa panonood. Please like this video and subscribe for more Tagalog how-to videos. For topic requests and video requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.